kami, sishare ko po sa inyo yung experience ko nung nag-amibiyasis si baby. So, stay tuned! Sinabi ko nga na isa-share ko sa inyo yung experience ko nung nagka-amibiyasis si baby. So, bakit ko nga ba naisip na may amibiyasis si baby? Kasi nung mga last 2 weeks nung may poops si baby, nakita ko na yung poops niya ay hindi yung usually na poops niya. Medyo watery siya. Tapos meron siyang yung poops niya medyo may patkay sticky. Alam mo yun sa bubble gum? Pagtapos nyo ng ichu, yung sticky na siya. Yun, ganun yung poops niya. So, bilang mommy, first time mom, nagtanong ako dun sa mga kamamshi ko kung ano kaya yung mga ganun. So, sinabi nga sa akin ni Mars na baka nga amoeba yung, may amoeba si baby. So, ni-research ko po yung amoeba. So, ang amoeba po, amoebiasis or amoebiasis ay isang sakit na nakukuha sa isang parasite na tinatawag natin na Entamoeba histolytica. Ito po daw yung parasite na nakukuha natin sa maduduming pagkain at tubig. So, dahil po 4 months pa lang si baby, so sa tubig lang po niya nakuha yung amoeba niya. So, sinabi sa akin ni Doc na yung amoeba daw niya ay baka sa pagligo-ligo niya, baka nakakainom siya ng tubig or kaya doon sa bottle na hinahawakan niya, na pinapadede natin, na baka po daw madumi yung kamay natin, madumi yung humahawak ng bote ni baby. So, make sure po daw na malinis yung kamay natin paghahawak kay baby, lalo na po daw na nagsusubo na siya ng kamay. So, back po tayo doon kung bakit ko po nalaman na may amoebiasis si baby. So, nung may poops po siya, nalaman ko na, tapos nagpupo na naman siya, nakita ko yung pet niya, as in may pan na umaagos talaga eh. Bukod dun sa poops, nakahiwalay siya. Parang yung paglabas niya, tubig tapos pupo, tubig tapos pupo. Parang, tapos nagra-rashes na siya, doon ako nag-worry. Kaya, nung mga after 2 days na ganun pa rin yung poops niya, nag-worry na ako. Kaya, nagpa-test na ako ng fecalysis niya. So, sabi naman ni husband, bakit ipapatest natin yung poops ni baby? Eh, masigla naman siya. Pero sinabi nga nung isa kong kamamshi na huwag daw intayin na si baby ay maging matamlay. Kasi huwag nating intayin na dalhin pa natin si baby sa ospital para i-admit. At huwag na po nating intayin na makapag-take pa sila ng mga antibiotic dahil sobrang malala na or sobrang matagal na yung mga sakit na nakuha nila doon. So, ayun nga po, move forward tayo. Yung test po niya ay noong March 17, 2020, doon ay no intestinal parasite. Pakikita ko po dito sa baba ng video, no intestinal parasite seen. So, natuwa naman po ako dahil walang parasite na nakita. Pero, nung paggabi na, ganun pa rin yung poops niya eh. Tapos, iri siya ng iri. Medyo, ganun siya ng ganun. Tapos, poopsie ng poopsie. Noong March 19, nagpa-check uli ako ng stool niya, ng poopsie niya. Pina-check ulit. So, yung may nakita nga na Entamoeba histolytica. Ito yung parasite na nakikita sa poops ni baby. Kaya nagra-rashes siya. So, sa 3 months niya na ginagamitan ko siya ng cream, hindi siya nagra-rashes talaga. Nung poops niya yun na nag-rashes talaga, doon na talaga ako magkalala. Check ako kay doktora. Sabi, okay, sige, mayroon po daw clinic tomorrow. So, nagpa-schedule na ako. Pero dahil nga hindi ako kampante na kasi nag-negative, tapos biglang may amoeba na si baby, so, nagpa-test uli ako ng 3. So, sabi nung laboratory na pinag-check ko kay baby, pinag-test ko, sabi, ma'am, hindi na po. Kailangan na po daw may request kasi ang dami ko na po daw paggawa ng test ni baby. So, sabi ko, sige na po, kasi nag-worry ako, baka bigyan si baby ng antibiotic. Kasi may mga kamamshi ako na sinabi na binigyan daw yung baby ng antibiotic. Eh, ayoko naman kasi 3 months pa lang siya noon. Baka mali yung ibigay na. So, nagpa-check ulit ako ng awa ng Diyos, pumayag sila. Sabi niya, ma'am, last na to ha. Sabi niya ganun. So, nagpa-check ako, meron na talaga siyang Entamoeba histolytica sa kanyang test. So, nung pagpunta namin kay Doc, sabi niya, yung para may idea kayo, pag tinanong kagad sa akin ni doktora nun ay, bakit ka nagpa-check ng poop at stool ni baby? So, kung gaano kadalas at ilang beses sila dumumi, sabi ni doktor. Ano ang itsura ng poop sa baby? Paano ang pamamaraan ng paglilinis ng bottles ni baby? Tapos yun nga, sinabi ni doktora, in-advise niya na dapat malinis yung tubig ni baby. Make sure daw na purified or mineral yung ipaligo muna kay baby. Yun nga. So, pag uwi namin, palit kami, hindi na kami gumagamit ng water galing sa gripo. So, bukal daw naman yun eh. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng amoeba si baby doon. So, marami po daw pwedeng pagpunan yung maduming kamay na hinahawakan ni baby. Pwedeng yung maduming kamay na hinawak sa kamay ni baby. Pwedeng maduming bottle. Pwedeng maduming tubig.
pwedeng madumi. Hindi pa pwedeng sa pagkain kasi hindi pa naman siya nagsisolid. So yun, nagpalit kami, mineral na lahat, pampalilo niya, panglinis ko ng dede, panlinis ko ng mouth niya, lahat mineral yun. Tapos, sinabi din ni doktora na make sure na pag-ahawak kay baby ay yung nag-wash tayo ng hand, tsaka nag-alcohol tayo. Laging ganun daw po yung routine na dapat kong gawin. At sa lahat ng kasama sa bahay. So, yun po yung ginawa namin. Tapos, naglagay po ako ng notes sa kwarto para mabasa nila at maalala nila kung sakaling iwan namin si baby. Tapos, so yun nga po, yung mga common question ni doktora sa akin nung nagpa-check up ako kay baby. So, yung reseta niya is ito. Tingnan niya na lang po sa baba. Papakita ko sa inyo. Ito po yung mga binigay ni doktora sa akin na mga gamot na iti-take yung baby. So, ito po siya. Isang once a day for 2 weeks at isang Triconex 3 times a day for 10 days. Ito po, 5 ml para hindi ko makalimutan at 1 ml once a day for 2 weeks. Tapos may binigay din po si doktora na cream, nilagay ko din po dyan, nilagay ko rin po dito kung anong date kami babalik para hindi ko makalimutan. Medyo makakalimutin na po kasi ako. So ayun nga po, after 2 weeks ng paggagamot namin kay baby, naging okay naman po siya. Nag-negative na po siya, kagaya nito. Yan. Thank you Lord, negative na, nakalagay po dyan ay no OBA or paracycine. So thank you Lord na naging maayos yung mga sacrifices ni mami. Isashare ko po sa inyo yung mga ginawa ko, pagsisanitize sa mga ginagamit ni baby. Mga binigay lang din pong advice yun ng mga kamamshi natin, ng mga friends ko, para kasi nagtanong ako kung nag-aamid ba yung baby nila, hindi daw eh. So ginawa ko lang yung lahat. Umpisahan natin sa mineral. Mineral po yung papaligo kay baby, mineral po yung panglinis ng batang ni baby, at sinabi din ng isa nating kamamshi na pagdadedi daw ni baby, make sure na nabanlawan natin at huwag na natin intayin na makalis. At sinabi niya na pakuluan natin yung bote ni baby kahit meron tayong sterilizer. So ginawa ko yun, nagmanual ako, nag-sterilizer. 10 minutes sa pagpapakulo ng bote ni baby, 10 minutes sa sterilizer, and another 10 minutes sa sterilizer ni baby. Naging ganun na po pa-strict kay baby pagdating sa bottle niya. So pag maglilinis ako ng bote ni baby, safeguard ako ng kamay, linis. Tapos yung inilalagay ko nga po pala sa bote niya is yung Joy. Mga dalawang patak, tapos linis yung bote, linis, ganyan. Tapos, pagkatapos ko sa pakuluan, ano siya sa sterilizer. Tapos, minake sure ko po na nakapag-alcohol ako pag inilalagay ko yung mga bote niya sa sterilizer. So, 10 minutes ng 10 minutes yon. Tapos, sinabi rin ang kamamshi natin na yung bote daw nung baby niya, kasi breastfeeding ako, tapos may formula din. Pero dahil nga, nung nagtatagal, eh, nawawala yung mixed fed ako. Tapos, hanggang sa ngayon, naging formula na lang si baby. Tapos, yun po, sinabi rin ng isa natin kamamshi na after po daw ng mapakuluan dun sa sterilizer ni baby, ay pinatutuyo niya. Tapos, pinatutuyo niya ng clean clothes ni baby, lampin, or kaya yung damit niya na yung detalye, yung ano, para wala daw water sa loob. Kasi ganun din daw po siya kaprani, kasi baka hindi natin make sure na yung water ay malinis kahit na-sterilizer na po daw. So tinutuyo niya po daw yun, ayaw niya na may kahit anong drops dun sa bote. So ginawa ko din yun, lahat yung ginawa ko. Paglilinisin siya, make sure na nakawash ulit tayo ng hand ng safeguard, tapos nakapag-alcohol tayo, tapos saka mo siya lilinisin. Basta every move ko, laging wash ng hand, tapos wash ng hand, tapos alcohol. Then, sinabi rin nung kamamshi ko na pag daw nagpupup si baby ay idiretso ko na daw po ng linis sa lababo yung water na talaga, kasi ginagawa ko kay baby pag may pup siya, meron lang akong cotton balls tapos water, tapos nililinis ko na siya doon, may mat siya sa kama, tapos nililinisan ko siya doon. Wash muna ng kamay na para pag nagpup siya, malinis din yung kamay niya, malinis yung pet niya, malinis lahat. So in case na magsubo siya ng kamay, malinis yung kamay niya, okay lang. So malapit na din po daw siya magnipin kasi magpa 5 months na siya, papo 4 months lang niya nung 25, March 25, na-celebrate na po kami. Nakita nyo naman sa vlog namin. So, yun po yung mga routine na binago ko sa paglilinis kay baby, sa bater niya. So, yun nga po pala yung mineral. Yung paglilinis ko ng bibig ni baby is mineral din, tapos gasa na. Dito, sa gilid, isang gasa. Sa ipin, isang gasa. Tapos, sa dila, isang gasa. Tapos, sa ngala-ngala at dila, isang gasa po yun. Ganun ko po ginagawa sa mineral. Pero dahil direct siya sa mouth ni baby, make sure na nakapag-wash ulit tayo ng hand. Ganun na po dapat kay strict yung gagawin natin kay baby. And make sure dahil hindi naman natin maalagaan ang baby natin 24 hours, dahil may kahalilan din tayo pagkakain or liligo, make sure na yung kasab natin na mag-aalaga kay baby is malinis din yung mga kamay. At make sure po na huwag po muna natin pahawakan yung kamay ni baby kasi direct yun. So na siya, pinalta na lang ni Doc ng cream si baby para mawala na yung mark sa pet niya, yung pinagteklatan. Ito po, pagsasamahin po daw to. Tapos, pinapalta ni Doc yung vitamins ni baby para mas maging malakas yung
at makabawi siya. So ito po daw, mas maganda po daw itong vitamins. Andito na po daw lahat since meron din tayong virus. So pampalakas po niya to, mga mamis. Nagising na po ang baby ko. Nagising na po ang baby sa akin, mami. Hi! Hi! Nagising na ang baby ko. So yun po mga kamamis. Ayan po yung mga ginamit ko. Ayan po yung mga nireseta ni doktor sa akin. Hi! Wala na po akong amidiasis. No parasite po. No parasite. So yun nga po, wala na pong parasite yung poops ni baby. Hindi na po nagsusugat yung pet niya. Pero make sure po na every change diaper ay lalagyan pa rin po natin ng cream yung poops ni baby. Ay, isa-share ko nga po para sa inyo yung kapalit ng mga cream ni baby. Kasi nga po, nagkaroon siya ng rashes. So akala ko baka hindi nahiyang si baby dun sa ginagamit ko na drapulin sa pet niya bilang cream. So hindi pala, kaya pala aside, yung poopsie niya ay may parasite. Kaya po siya ay nagkakaroon ng rashes. So yung struggle ko nga po pala, ito po yung binili ko na mga cream na binili ko. Yung Talmo sa pin, makapal po siya, maganda rin po siya. Hiyangan lang din po, pero dahil nga po may parasite yung kanyang poopsie, hindi po siya umubra. Bumili din po ako nito. Zinc oxide no rash para sa pet niya, hindi rin po umubra. Ito po yung ano ah, yung time na pinapacheck ko pa lang po yung stool niya. Tapos nagtry din po ako ng pseudo cream na pinahiram sa akin ng kamamsi ko. Maganda daw po yun kay baby. Pero dahil po hindi rin po si baby nawala yung rashes niya, hindi po naging effective yung mga binili kong mga cream. Tapos po, meron po tayong binigay si doktora na Exacort para sa kanyang rashes. So dahil po pang medical to, dahil po sa poopsie niya, dahil po sa may amoeba siya, ito po yung ginamit kong cream. Yun po, nawala po yung mga rashes niya sa pet. Kaya po, thank you po kay Lord. At nawala na po yung amoeba ni baby. Naging effective po lahat ng medicine niya. At saka yung mga binago namang routine sa sanitation ni baby and hygiene. Ayun po, isa-share ko nga po pala sa inyo kung ano, kung paano ko po pinapainom si baby ng kanyang medicine. Oral drops lang po si baby since months old pa lang po siya. So yan mga mami, ito po yung sinasabi ko sa inyo kung paano ko po pinapainom si Sayo ng kanyang gamot. Tising po, para sa kanyang pagkatay, ubusin ko na lang po ito, sabi ng kanyang pedya. So ito po, bubuksan ko na. Drops po siya, pero ang ginagamit ko po ay syringe. Syringe po, 1 ml po. Tapos, higilid ko natin i-inject para hindi niya higilid. Tapos po, baby. Yan. Ganyan lang po mga mamis. Or pwede pong nakamunga nga siya. Basta po laging sa gilid lang, sa gilid. Or kaya sa kabilang side. Ganyan lang po. Say hi baby, say hi. Hi people. Subscribe po kayo kay Mami and Daddy. Thank you guys. Sana may natutunan kayo sa vlog ni Mami. IB. So thank you guys. Enjoy watching. Subscribe, like, and comment kung meron pa po kayo gusto sa vlog namin. Thank you. Yes. See you. Ilalago po siya ng ganyan, Daddy.